Hello, magandang araw sa inyo mga ka-PromD. My name is Ariel Avilla, your Certified PromD. And welcome back sa Certified PromD channel. Ngayon pong araw ay pupunta po ako sa isang ka-PromD friend na nag-invite sa akin para ayusin ko yung kanilang garden. But palagi kong sinasabi ka-PromD na hindi ako landscaper, hindi rin ako professional na gardenero. So beginner lang po ako ka-PromD sa larangan ng pag-gardening. Kaya lang, matagal ko na rin silang kakilala at lagi naman nila akong ini-invite at open naman sila sa akin dun sa kanilang tahanan. Kaya ayun, pagbibigyan ko, but sabi ko sa sarili ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa garden nila. Hindi ko alam kung anong klaseng arrange ng garden nila kasi lahat naman tayo ay may kanya-kanyang taste sa pag-gardening, kanya-kanyang taste sa landscaping. Kaya ayun, subukan kong i-arrange yung garden nila pero hindi ko na sisigurado na magugustuhan nila. Feature ko na yung garden na yun before, then maganda naman yung garden nila. Ang ano lang doon, yung parang damo lang, parang ititrim lang yung damo, then maganda na ulit. Saka sobrang dami kasi ng halaman nila, kaya ayun, hindi ko alam kung anong gagawin ko doon. Pumunta na ako doon before, then pinicturean ko, sabi ko ano kayang ayos ang gagawin ko dito. Ang dami-daming halaman na nakalagay doon sa garden ng kanilang bahay, kaya ayun, mahirap din mag-isip kung anong gagawin ko. But ito, try ko pa rin ka-PromD kung anong magagawa ko sa kanilang garden. Siyempre, halos wala naman gagalawin doon kasi nga maganda na. So, ayan, tingnan na lang natin ka-PromD at kung ano yung magagawa ko. Let's go! So, ayun mga ka-PromD, ang mga halaman ni Ate Judy dito sa kanyang front yard garden. Mayroon mga napakaraming picara plants, pandamos, halo-halong croutons, mga kalatia, meron din caladium, tapos cobra ferns, mga bigonyas. Ayun, napakadaming halaman dito na nasa paso. So, ang hirap nitong ayusin kasi hindi ko rin naman alam kung saan ko ilalagay yung mga paso na yun dahil yung paligid ng bahay puno rin ng halaman. So, ayan ang gagawin ko ngayon. Gagawa ko ng paraan para mabawasan yung napakaraming stalks or mga paso na may halaman dito sa kanyang front yard garden. Then, dito naman sa right side ng gate, mayroon silang napaka lush na male flores or hydrangeas. Tapos ayan, dito naman nasira na yung halaman na kutsarita na sabi ni Ate Judy ay palitan ko ng bromeliads. So yung ipapalit yung bromeliads, kukunin ko din sa nakatanim sa kabilang side. Then dito naman sa right side nito, punong-puno ng croutons. At sa ilalim ng puno, hindi masyadong gumaganda yung croutons kasi na hindi siya nainitan. Ang gaganda ng mga halaman dito, so halos wala na nga akong gagawin dito kundi panoorin yung mga halaman. Then, ayan, natatawa ko sa sarili ko kasi first time kong gawin ito. Ayan. Marami ng mga suhi or sanga or branches yung mga bromeliads na tanim dito ni Ate Bel, ang kapatid ni Ate Jody na nag-aalaga ng kanyang halaman dahil si Ate Jody ay permanent na naninirahan sa Amerika. So US citizen si Ate Jody, kaya ang mamando ng kanyang mga halaman dito ay si Ate Annabel. Ayun, or Ate Bel ang tawag ko sa kanya. So ayun, na tinatanggal ko isa-isa yung mga bromeliads sa kanyang natataniman na paso. Siyempre meron siyang mga branches. Tinatanggal ko rin, iniiwalay ko para maitanim ko rin sa panibago, ma-effects ko siya sa soil. Napakadaling tanggalin ng bromeliad sa kanyang katawan yung kanyang mga branch. Basta Judith niya na talagang dapat tanggalin na. So ayan, may mga dahon na tuyo, tinatanggal ko.
Pero alam nyo ka, from ditong lupa na itong tinataniman ko ng bromeliads, punong-puno ng pula na langgam. So, kaya minamadali ko yung kamay ko dahil kinakagat ako, sobrang hapdi ng kagat nila. Then, ayan, inulit ko yung pagtanim ko kasi parang hindi bagay yung tinanim ko na una na bromeliads doon, yung medyo payat siya. At pinalitan ko ng medyo mataba para mas magandang tingnan kasi nasa harap siya. Ayan. So, pag tanghaling tapat, nainitan dito, maganda yung bromeliads dito kasi pag maaraw, talagang naarawan siya. But, kapag nasobran sa araw yung kaprom din, nasusunog din siya. Kailangan talagang medyo kahit papano na liliman siya. Lalo pag sanay siya sa lilim, once na nilagay mo siya sa initan, talagang masusunog siya kasi hindi siya sanay sa init. Pero pag nasanay naman siya sa init, kahit maghapon yan dyan natatamaan ng araw, okay lang. Mas lalo pang gumaganda yung kulay niya kapag natatamaan siya ng init. So, ayun yung payat na bromeliad, iniligay ko dun sa medyo, hindi na masyadong gitna, medyo na sa tagiliran na para mas maganda-gandang tingnan sa harap, yung ano, mas mataba. Ayun. Natapos ko rin yung ano dito, yung pagtanim ng bromeliads, napakaraming langgam na pula, ang sakit mga gat. Then dito naman sa katabi ng bromeliads na tinanim ko, yung forget me not na kulay blue. Ito kaprom di yung nasa ano, sa right side kapag nakaharap ka dun sa front yard. So yung pinapakita kong video sa baba, kung nakikita nyo yan, ayun, sana magandang halaman para sa lugar na yan. Kaya lang wala silang halaman na ganun. Ang nakalagay dyan ay malaking avocado. Then napakaraming tanim na pikara. Mayroon din pandamos na nakalagay sa gilid. So mas maganda siguro kung cypress or pine tree na plants ang itanim dyan. So, ayan yung kapromli yung mga pikara dito, napakarami. Kaya hindi ko maayos ng tuluyan kasi kalat-kalat may tanim siya na direct sa soil. Kalatia, yung bigonya kailangan ilagay sa may sakubo. Din ito naman yung sa puno ng kahoy. Dati nandito yung mga cobra ferns. Isip ko kung saan ko ilalagay yung mga bigonyas na yon. Din yung kalatia na tricolor, dyan na lang muna siya kasi wala naman ibang maisip na mapagdalan sa kanya. Ngayon, yung pandamos na dalawa pinagtabi ko kasi magkahiwalay silang nakatanim. Mayroon sa magkabilaan na puno, kaya pinagsama ko siya doon dahil gusto niya mainit. Then, ayan, nabawasan yung man napakaraming mga paso dito na may halaman. Yan, hindi ko ginagalaw yun nandito sa kanto. Sabi ko, bahala na si Ate Bill magagawa niyan. Basta, para sa akin, okay na yung nabawasan na yung ano dito. Napakaraming paso na halos sa punong-puno ng halaman na nasa paso. Din ito naman yung ano, bromeliads na itinanim ko dito sa puno. Tinanggal ko yung mga cobra ferns. At ito, napakaganda ng kanilang mga bulaklaki na male flores. Ayun, kulay blue,
pag tumanda na ako, nagiging kulay pink, pag yung pink nagiging kulay green, pag pa-expire na siya. As napakaganda ng kanilang croutons dito. Dilaw na pakaliwanag ng kulay. Siyempre yung male florist, napakalaki ng bulaklak, kaya siya gumaganon. So hindi kaya ng katawan niya na dalhin yung napakalaking bulaklak. Kaya para bang yumuyuko. Ayun, hindi katulad ng isa na nakatayo. Then sa labas ng gate ka probably mayroon ditong napaka-lush na cosmo or cosmos na halaman. Ayun, napakaraming bulaklak. Sa likod niya mayroon ano, mayroon na suntans na kulay orange. Dito ka from the, ito na yung ano, punong-puno ng paso kanina yung pinapakita ko sa inyo. So ayun na lang natira, at dahil itinabi ko na yung ibang mga halaman, pero may natira pa rin. Sabi ko kay Ate Bel, hindi magandang tingnan yung mga puting ano doon, puting paso doon, kasi punong-puno ng halaman. Sabi ko ilagay na lang sa medyo may, kung may bakante pang space dito sa likod. Then, ayan ka from the yung grotto dito, napakaganda. Ayan, sabi ko kay Ate Bel, lalagyan ko dito ng mga Vietnam Rose, kasi wala naman siyang tubig sa fountain. Kaya mas maganda yung ano, kung Vietnam Rose, kumbaga parang mga mabulaklak, yung hindi tumitigil pag bulaklak, yung parang palaging may bulaklak si Mama Mary sa kanyang paanan. So, ayun. From the yung old seating nila, yung mga damo hindi na naayos. So, gugupitan lang naman yan at okay na ulit. Yun ang sabi ko kay Ate Bel, yung nag-aalaga talaga ng galing dito, na yung ano lang, yung damo, kailangan lang gupitan para maging malinis tingnan. So, ayun, mga croutons na binili ni Ate Bel or ni Ate Jody sa Quezon. Napakarami niyang croutons na binili. Dapat din ano, nadidiligan ito, kasi kahit nasa lilim siya, dapat nadidiligan pa rin, kasi once na natuyo yung lupa, na ano rin siya, na namamatay din siya. Siyempre, alam ko kung ang croutons kailangan ng araw, kaya dapat nasa arawan din yun. Ayun, dito na yung pinakalikod ng bahay nila Ate Jody. Punong-puno ng halaman, kaya lang sabi ko yung ano, yung mga damo kailangan putulin, kasi yun ang nagiging sanhi para parang ano, hindi nagiging maganda yung tingnan yung garden dahil sa makapal na damo. Dapat palagi talagang neat ang dating niya. So malinis, at pag malinis syempre maliwalas. Thank you.
Ayan mga kapram, di nakita nyo po yung ginawa ko. Natatawa ako at nahihiya sa ginawa ko kasi hindi ko alam kung nakatulong ako sa pag-aayos ng garden ni Ate Jody at ni Ate Bel sa kanilang bahay. Sabi ko naman talaga hindi talaga ako eksperto sa pag-arrange ng mga halaman. Even yung garden ko nga hindi ko ma-arrange ng maayos kasi ilang piraso lang yung halaman ko, so talagang mahirap i-arrange yun. But yung kay Ate Judy na garden at kay Ate Annabelle, napakaraming halaman nila, mga nasa paso nga lang, kaya lang pinatong nila dun sa grass. Siyempre yung masisira yung grass at siyempre dahil punong-puno yung kanilang front yard ng mga paso na may halaman, talagang magulong tingnan. But ginawa ko lang naman, itinabi ko yung ibang nasa paso. Yung sinabi sa akin ni Ate Jody na promilyad, ilipat ko dun sa may puno ng kahoy na natutuyo. So yun ang ginawa ko. So ayun po mga kapromdi, marami pong salamat sa inyong panunood. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Marami pong salamat at Yusma Palos!